Hello Philippines and hello world! Welcome back to my YouTube channel! Bago tayo magsimula, intro muna tayo! So let's start! We need two big mangoes. You can scrape using fork yung isa. Tapos, pwede rin siyang cut into cubes para may manguya tayo sa ating ice candy. And then, 1/2 cup of granulated sugar. 1 cup cornstarch para pampalambot. And 1 can of evaporated milk. Yung 410 ml. 1 can 300 ml condensed milk. And we need also 6 cups of water para sa ating cornstarch. Let's boil the water. At habang nagbo-boil tayo sa water, i-blend muna natin ang ating mango na ni-slice, na ini-slice ko ng cubes. And then, we are going to add evaporated milk. So, yan. Napaka-cute ng aming blender for only 300 pesos. At napaka-handy niya. Pwede niyo siyang dalhin kung saan-saan. Masarap talaga ang mango ice candy. Isa sa pangunahing ingredients pag ice candy ay ang mango. Mapahilaw man o mapahinog, masarap talaga ang mango. You can add food color kung gusto nyo na maging yellow ang kulay ng inyong ice candy. You can add also sugar kung sa tingin nyo hindi pa siya masyadong matamis. But for me kasi, ang mixture na to tama lang. So, iba-iba kasi ang taste natin. Yung iba gusto ng matamis na matamis. Yung iba naman gusto lang ng tama. So, nasa sa inyo na po yan. I-taste nyo na lang. Kasi iba-iba ang ating mga panlasa. Kaya taste nyo na lang guys. Okay? So, kumukulo na ang ating 6 cups of water. So, we're going to add the cornstarch. You stir lang, stir continuously para hindi siya magbuo-buo. Yan. At pagkatapos, iset aside natin and let it cool down for 10 minutes para hindi siya masyadong mainit pag ilalagay na natin sa ating mango mixture. So, ito na ang ating mango mixture. We're going to add a condensed milk and the scraped mangoes using fork. I-a-add din natin para may manguya tayo sa ating ice candy. So, hindi na masyadong mainit ang ating cornstarch, kaya ilalagay natin. We are going to use strainer para naman ma-separate yung mga buo-buong cornstarch para maganda ang kalabasan ng ating mango ice candy. At pagkatapos nito, we're going to mix it again and we're going to wrap using the 2x10 ice candy wrapper. So, ready to wrap na ang ating ice candy. So, mas maigi na gagamit tayo ng measuring cup para matansya natin kung gaano kadami ang ilalagay natin sa ating ice candy wrapper at para naman magkapareho ng laki at taas ang ating mga ice candy. Magandang negosyo ito, lalong-lalo na sa mainit na panahon. Konti lang ang puhunan pero malaki ang kikitain natin. Kaya start na your own mango ice candy. Thank you for always watching my video and supporting my channel. God bless and keep safe everyone. Till next time.